Naging mapaghamon ng taong 2020 sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO. We will get through this crisis as one nation. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magdakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts Unidigital AM Power Stereo Transmitter, ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alit, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Cayanong sa Target on Air. Kahapon mga kaibigan, siya po lang makausap po natin si Tacloban City Mayor Alfred Romualdez. May mga nag-comment po doon at ang ilang opinion mga kaibigan na tinanggap po ng aming staff doon po sa Carex Media Production. May mga ilang barangay official na sinasabi, kumbaga mas nauna pa daw na mabakunahan eh kumpara ho dun sa mga senior citizen at saka ho dun sa mga frontliner. Eh di ba ang plano nga ho dyan ni Senador Kuya Bongo, kumbaga yung subcommittee ho ng Senado, ito ho yung mag-iimbestiga dun ho sa VIP vaccination o dun ho sa ilang opisyal. Eh sabi nga, bakit daw ho nauna pa ho sila? Ilang mayor debate, pinadalan ho ng Jokos Order na andyan ho si Mayor Rosal ng Legazpi City, na andyan ho si Mayor Abraham Maiba. Napakarami ho niyan eh. Pero ang paliwanag ho nila dyan, eh kumbaga para makumbinsi ho namin ay yung aming kababayan, kumbaga nandun ho yung tiwala ho nila. Kagaya ho dyan sa Sinovac na yan o Sinovac na yan o yung vaccine na yan mga kaibigan. Eh kasi yung iba nandun pa rin ho yung takot, nandun pa rin ho yung pangamba ho nila. At teka, pagka ho ba nabakunahan ho kami, safe na ho ba kami? Hindi na ho ba kami magpa-positive? Diba ganun ho ang paliwanag ho nila eh. Kaya maraming official, kumbaga sila muna yung unang sumalang. Eh diba ang plano nga ho dyan, imbestigahan nang tanggapan ho ng DILG. Abay mantaki mo, pati yung anak ho ni The Boy, di ba, na si Mark Anthony Fernandez, eh planong imbestiga na rin ho ng DILG. Ano ba ho talaga mas maganda? Eh sabi nga ho nila, eh dapat ang priority ho dyan, Garex, yung mga nasa laylayan, yung mga mahihirap, yung senior citizens. Tama. Kung ganun ho pagkakaintindi ho nila, eh kumbaga ang plano ho ng gobyerno, halos lahat ng mga kaibigan abay mabakunahan, kumbaga unti-unti. Kaya nga gagawa ng committee mga kaibigan, ito hon si Senador Bongo, para ho imbestigahan yung mga VIP. Yung sinasabing kasama ho dun sa, dapat to yung priority ho dito, yung nasa listahan, yung mga senior citizen. Kaya ang chairman ho mga kaibigan ng Senate Committee on Health, abay nagsabi na bubuo daw ho sila ng subcommittee. At yan ho'y pangungunahan ni Senador Pia Cayetano. Eh kumbaga para daw may alis yung pagdududa na meron daw hong kinalaman dun ho sa mga nabanggit ho na isyo. Kaya ayaw daw ho nilang mapolitika. Eh maganda ho yun kung ganun ho talaga mangyayari. Eh ang problema, dun ho sa limang mayor, eh ang plano ho dyan, ipatawag ho yan ng DILG. Eh di ba ang paliwanag ho dyan ni Mayor Alfred Romualdez? At nako, napakaraming comment ho doon. At maupay na hapon.
sa inyong tanan dyan ho sa Tacloban City, dyan ho sa Ormoc. Napakarami ho naming televiewer ho dyan, lalo na dun ho sa aming official YouTube channel. Siguro makipag-ugnayan ho tayo mga kaibigan nga dun ho sa ilang mayor pa. Kumbaga lima ho yan maging si General o yung dating NBI Director. Si Mayor o si Tatay Virgilio Mendez. Si Mayor Rosal ng Legazpi City, Albay. Mamaya sikapin ho natin kausapin na. Ngayon itong planong pagbuo mga kaibigan itong subcommittee na to, ito daw ho yung mag-iimbestiga doon ho sa mga ilang opisyal ng gobyerno. Sabi nga, bakit daw ho sila pa ho yung nauna na mabakunahan? Alam niya, ganyan din ho naging senaryo mga kaibigan. Yung chairman ho ng MMDA, si Benhur Abalos, kaya ho nauna ho yung ilang cabinet secretary. Kumbaga, para ho makuha ho yung kumpiyansa ng ating kababayan na magpabakuna na. Kaya nga, nasa, kumbaga, 2 weeks ho tayo na GCQ mga kaibigan, yung GCQ bubble, may mga nagsasabi. Base ho dun sa report ho ng Octa Research, may posibilidad na hindi lang ho 2 weeks, kumbaga, madagdagan pa. Siguro, nandun pa rin ho yung pagtaas ho ng kaso ho ng COVID, napakarami na hong variant sabi nga nung ilang listener ho namin hindi na nga ho namin malaman Garrix ano ba ho talaga totoo? Meron ho ba talagang nadadagdagan? Hindi, meron ho talaga. At hindi ho maiiwasan ho yan. Kumbaga, naandun pa rin ho Napakarami pa rin ho mga pasaway ho mga kaibigan. Kaya maganda to. Itong plano ni Senador Bongo at katuwang ho dyan si Senador Pia Cayetano na imbestigahan. Kumbaga, ibigay ho natin. Adun ho sa mga walang kakayahan na bumili ho ng bakuna. Di ba't ang paliwanag ho dyan ang tanggapan ho ng DILG? Abay seryoso ho sila na padalan ho ng Siocus Order yung lahat ho ng mayor. Sa mayor naman sabihin ho natin. Natanggap ho yung kopya galing ho dun sa DILG. Marami naman ho pwedeng sumagot ho dun sa kanila. Yung iba nga ho, pabor pa nga ho sa kanila Abay bakit ka mo? Ito, sabi ho ng 639, dapat lang naman Garrix na masampahan ho ng kaso yung mga mayor na yan. Bakit sila pa ho yung nauna? Hindi, boss, mula ho dito sa texter ho natin, hindi naman ho natin masisisi ho si na mayor. Bakit gamo? Simpleng paliwanag lang ho yan Kasi nung una, bago ho dumating ho yung bakuna o yung donation ho ng Chinese government to mga kaibigan na medyo kino-question pa ay yung dating Associate Justice ba yun? Si Carpio? Ang paliwanag ho nung mama at saka ho ni Congressman Rupol Rodriguez yun daw ho ibinibigay ng China kumbaga meron daw ho kapalit. Sabihin na ho natin na ganun ho pagkakaintindi nyo kumbaga tumulong na nga ho diba? At nang malasakit na medyo questionable pa ho sa kanila. Ano naman ho natin, ang Chinese government to mga kaibigan, talagang kapustahan ho yan ng palasyo ho ng Malacanang. Kaya sabi nga, dapat daw hintayin ho natin matapos ay yung mga frontliner. At ang sabi nga ho dyan, dapat daw ho mabakunahan ay yung ilang kababayan ho natin. Hindi ho para mauna ay si Mayor, si Congressman. Kahapon may tumawag nga ho sa amin mula ho dyan sa Tacloban City. Sabi nga ho ni isang listener ho natin doon, kumbaga admin ho siya nung Tacloban City Information Office. Pagkatapos yung i-upload ho nung admin ho natin, abay pinanood ho sa isang TV screen ni Mayor. At saka ho nung City Help Office ho nila. At nire-review kumbaga in pronto ay yung ating pakikipag-ugnayan ho mga kaibigan kay Mayor Romualdez. Oras sa Pilipinas sa 3:12 ng hapon.
ang oras at idenyo ng PCSO at PAGCOR. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO. We will get through this crisis as one nation. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magdakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly.